Yo mga idol, nagbabalik na nga muli ang ating channel ng Basketball Talk at habang wala pa ang NBA Finals, mag-update muna tayo sa Los Angeles Lakers dahil alam naman natin matapos ang isang magandang season sa kanila. Bagamat nabitin tayo sa NBA Finals, si Rob Pelinka at ang front office ng Lakers ay aligagana ngayon dahil malamang nakukuha sila ng mga baguhang player. Sa katunayan, dalawang player ang nakalinyang kuhain ngayon ng Los Angeles Lakers sa NBA draft. Ang number 17 sa first round draft at ang number 47 naman sa second round ng 2023 NBA draft. Kaya naman mga kaboltok, mukhang may magandang kinabukasan ng Lakers kapag nakakuha sila ng magaling na player. Ngayon ang tanong, sino naman kaya ang kukuhay ng Lakers? Ayon po sa report ni Dave McMenamin, sa Friday ay may gaganapin na workout, ko dito sa Pilipinas ang tawag ay tryout. Anim na tryout ang gagawin ng Lakers. May anim na player na posibleng kuhain nila sa paparating na NBA draft. Sa anim na manlalaro at posibleng dalawa na sa kanila ang kukuhain ng Lakers. Pero posible din naman na hindi sila kuhain at kumuha na naman ng ibang player dahil may workout lamang sila mga kaboltok. Una ay si Kihei Clark ng Virginia. Isang 5'10 point guard mga kaboltok. May lahing Pinoy ito. Si Clark ay isang Filipino ang nanay. Tingnan natin kung kukuhain siya ng Lakers. Dahil 5'10 lamang ito mga kaboltok, baka maging issue ang height niya. Number 2 si Chris Livingston mula naman sa Kentucky. Isang 6'6 small forward. May tira sa labas at athletic. Number 3 mga kaboltok, Leonard Miller. Sa Team Ignite ito at naglaro, isang 6'10 Canadian mga kaboltok. Bukod sa may tira na sa labas, abay magaling pang magdala ng bola. Number 4 si Adam Plagler. Isang 6'3 shooting guard mga kaboltok. 23 years old at mukhang ready na sa NBA. Shooter ito mga idol, scorer nung college. Tingnan natin kung siya naman ang kukuhay ng Lakers. Panglima si Maxwell Lewis, isang 6'7, 3-and-D guy, depensa at 3-point shooting ang maibibigay niya sa Lakers. Tingnan na lamang natin kung tatawagin ang pangalan niya. Ang huling makikipag-workout sa Lakers ay si Daron Holmes II, isang 20-anyo, 6'10 forward, depensa naman ang makikita mo sa kanya. Naging Rookie of the Year at nakuha ang Karl Malone Award. Silang anim ang makikipag-tryout ngayon sa Lakers. Sino kaya sa kanila ang makukuha? Ang mga player na kukuhain ay posibleng maging role player ng Lakers dahil hindi pa naman NBA ready ang ilan sa kanila, pero ngayon pa lamang asset na sila sa Lakers pag nagkataon. Sila ang posibleng gamitin ng Lakers kapag kukuha sila ng isang star player. Samantala mga kaboltok, sa ibang balita naman, alam na natin itong si D'Angelo Russell ay free agent na. Ibig sabihin, kahit saang team ay pwede na siyang lumipat. Depende na lamang sa offer na kontrata. At ayon sa pinaka-latest report, si D'Angelo Russell daw ay naghahanap ng malaking kontrata. Gusto niya ng $100 million sa loob ng 4 na taon. Ganyan kalaki ang hinihingi ni D'Lo sa Lakers o kahit saang team na gusto siyang kuhain. Pero may sagot naman diyan ng Lakers mga idol. Ayon sa Lakers Daily, hindi kakagatin ng Lakers ang maximum extension contract na hinihingi ni D'Lo. Sa halip, hanggang 2 taon lamang, $67 million ang kayang ibigay ng Lakers sa kanya. Dahil nga diyan mga kaboltok, mukhang 50-50 ang chance ha, na makabalik pa sa Lakers si D'Lo. Kapag wala siyang nakitang malaking kontrata sa labas, saka pa lamang niya kakagatin ang offer ng Lakers na 2 taon. Ngayon, sino ba ang team na nangangailangan ng point guard? Marami-rami sila, pero ang alam kong mahigpit na nangangailangan ngayon ay ang Miami Heat, ang Phoenix o kaya sa Dallas. Isang sign and trade kay Kyrie Irving.
Yung mga idol, nagustuhan mo ba ang video natin for today? Kung gusto mo ng ganitong klase ng video, mag-subscribe ka na, hit the bell, select all para sa premyo ay kasama ka. Bisitahin mo na din ang ating Facebook page. Muli, salamat po, ako si John. Ito ang Basketball Talk. Basketball Talk.